Surprisingly, manipis lang. Uy, mukhang pasabog ng Ever Bilena ngayon ha. Ah, yes. Uy, Ever Bilena ha. Yeah. Oh my God. Natamaan yata yung Ever Bilena nang sinabi ko nakaraan, Auntie Tingkad. Ever Bilena, thank you for listening to us. Totoo ba? Ever Bilena ba talaga to? Ah! I like it. Sa lahat ng nilabas ng EB, ito yung pinaka-favorite ko. Hello everyone! Welcome back sa ating channel. So today, lip swatches yung gagawin natin. I have here EB Matte Lip Ink. So we have 6 na shades in total yung nirelease nila. So let's see. I'm excited kasi sa totoo lang guys. Bumabalik ang matte lately. Napapansin nyo ba? Opo. So ayan. Let's swatch lahat ito. 4.5 grams. Ang ganda ng packaging. Okay, ito yung itsura niya. Rich and radiant ink that easily glides on your lips. Meron siyang vitamin E and hyaluronic acid. So, it's matte. Pero, meron siyang ganun. So, para hindi siya drying sa lips. It's packed with film-forming formula. Na waterproof, matte finish, and non-drying daw. Okay, let's see. First shade na hawak ko is Ginger Spice. Alright. Ayan, si Ginger Spice. Surprisingly, manipis lang. Uy, I like this, ha? Oh, may chocolate. Totoo ba? Wala, ang bango. Uy, guys, ang ganda nito. Kung i-compare ko dun sa una, ha? Ito, manipis lang talaga siya. As in, manipis. Tapos mabilis siya mag-set. Let's see kung talagang transfer proof. Wait lang, hintayin natin mag-set. So, naka 1 minute na tayo so far. Ay, wala nga transfer! Okay, wala transfer. 1 minute yung tinagal bago mag-set sa labi ko. Pero tingnan nyo, ang ganda ng itsura niya up close. I like it. I like it. Pasado si Ginger Spice sa akin. Pagkakita ko pa lang eh, ay, finally. Finally, ang ganda ng shade na to. Oh, I like it. Check kagad sa akin to. Try nga natin tanggalin. Wet tissue lang to. Oh, natatanggal siya sa wet tissue. Pero may naiiwan na stain. Okay? Pero ayoko ipuwersahin kasi may kayod eh. So, gagamit ako ng lip balm. Hello Glow to guys. Hello Glow lip balm to remove. Ayan. Kung wala kayong pantanggal ng waterproof na lip product, lip balm, I highly suggest. Kasi talagang tanggal yan. Tapos mamo-moisturize pa yung labi mo, di ba? So, next shade is Nude Salmon. Uy, ang ganda! Uy, mukhang pasabog ng Ever Bilena ngayon na. Uy! Uy! Day, ang ganda nito. Ah, yes? Yes, please? Ang ganda niya. Guys, ang ganda niya talaga. Tingnan niyo naman. Okay, ayan si Nude Salmon. Ito siya on swatch. And ito siya on my lips. Tingnan niyo up close. Parang cloud-like, ano? Yan ang bet ko. Tapos halos wala kang ma-feel sa labi. Though may konting parang feeling na matte na lipstick talaga. Pero promise, lightweight siya. Ganda! Ang ganda! Uy! Ever Bilena, ha? Yung shades. I like it. Hindi siya ganun katingkad, you know? Saktong-sakto ngayong summer. Kung nakaraan, bullet siya, parang lip crayon yung dating. Ito naman, ink naman siya. Kung mahilig kayo sa liquid form na matte liquid lipstick, let's say matte liquid lipstick. Kung mas mahilig kayo sa matte liquid lipstick, this is for you. This is Melon Milk. Ay, talaga naman. Nai-impress talaga ako sa mga shades. Ano? Hi, natatakam ako, nagka-crave ako sa mikmik. Amoy mikmik! Basta amoy chocolate talaga siya, guys. Amoy chocolate, ang bango, ang sarap. Ito siya on swatch, and ito siya on my lips. Mabilis siya mag-set, ha? Basta manipis lang yung ilagay nyo. Tsaka, kahit manipis lang yung ilagay nyo, ang ganda ng color payoff. So, ayan si Melon Milk. Next shade is Fresh Coral. Wow! Oh, wow! Parang puro warm shades tayo, ano? Ang ganda nito. Okay, wait. Ito, mas matingkad to compared doon sa mga previews na swatch natin. Pero matingkad in a, ano pa rin, wearable way for me. So, that's Fresh Coral. Ang ganda, parang ano, pwede siyang, ang natural lang. Yun yung pinakatamang term. Ang natural lang niya. Pero again, guys, ha, matte liquid lipstick to. Matte lip ink to. Next shade is Burnt Red. Parang mga ano lang siya, parang pang everyday. Hindi ko pa kasi nabuksan, diba? Actually, nasa box pa lang, in-expect, uy, matingkad to. Pero, tingnan natin. Ito siya on swatch. Uy, wow, muted lang. Nice, nice. Okay. Ayan. Oh my
Tingkad. Natamaan yata yung Ever Belena nang sinabi ko nakaraan, Auntie Tingkad. Guys, ito muted na. Perfect pang everyday. Ever Belena, thank you for listening to us. Ang ganda nito. Nice, nice. Ang ganda. Alright, so ayan si Burnt Red. Very pang everyday. Diba? Diba, no? Hello, Burnt Red. Last shade, we have Cocodamia. Cocodamia. Coconut at saka macadamia. Totoo ba? Ever Belena ba talaga to? Nagugulat ako sa shade range siya. Wait lang, wait lang, wait lang. Ay guys, ang ganda. Ang ganda. Tingnan niya naman kung ano itsura niya up close. Closer para kitang-kita niya talaga kung ano itsura niya sa labi. Tingnan niyo. Very comfortable. Parang wala lang. Pero hindi talaga siya... Wala talagang transfer. I like it. Okay, wear test. Alam ko hinihintay niya to. So, babalik ako mamaya for an update after kumain. Update, pagkatapos kumain, nawala lang yung sa loob, so mag-touch up tayo. Nawala lang yung sa loob, ha? Pero alam nyo, actually, kahit hindi na ako mag-touch up, kasi may kulay pa rin eh. Touch up pa ba ako? O later na lang? Later na lang. Carry pa to. Carry pa to. Okay guys, update. It's now 8:39 PM. Ano ba yung ginamit ko kanina? Yung Cocodamia. Cocodamia, no? Mag-touch up tayo ng Cocodamia. Kasi, ano makinain ko kanina? Yun lang, yung sandwich Subway. Ayan, yun lang ang kinain ko. Pero sa totoo lang, parang hindi naman kailangan. Pero gusto ko lang, ano, kasi parang hindi na siya pantay eh. Ito, wala na itong nasagad dito. Ayan. Sa touch up lang tayo. Alam niyo, sa totoo lang, parang siyang cloud-like. Alam niyo yun? Yung hindi mo makita yung kapal ng product. As in, sobrang nipis lang niya talaga. Pero it gets the job done na makulayan. Maganda yung color payoff niya. In fairness sa kanya, hindi kailangan kapalan. So yun lang, hindi kailangan kapalan. Konti lang. Pakonti-konti lang yung apply. I like it. Okay, sa ngayon, I'm very happy. Ilang beses na rin ako uminom. Nagkape pa ako. Diba? Okay na okay pa siya sa labi ko. Kahit na reapply mo siya ng ganyan lang. Yun ang kagandahan sa kanya. Unlike sa mga liquid lipstick, di ba kailangan mong burahin yung unang layer na in-apply mo bago ka mag-reapply kasi magiging madikit na yan. Eto, hindi mo na kailangan pang burahin. Kung ano lang yung area na feeling mo wala na, dot-dot lang. Tapos, mas maganda pang blend yung daliri. Promise. Ang ganda. Though, pwede rin naman. Pwede rin nyo rin naman gamitin yung pinaka-applicator niya. Pero sa akin, parang mas, wala lang. Para lang din, mas manipis yung pagkaka-apply kasi mas maganda talaga siya ng ganun. At least matitipid mo pa siya. Ang ganda! I like it! Okay, I will be back later for our final talk. Okay guys, last and final update. It is now 11:15. Ito na yung labi ko. Guys, ito ha. I will be honest kasi nag-iwan siya ng stain. So siguro may naiwan na stain kanina kasi nag-swatch tayo, diba? Kaya mapula pa rin yung labi ko. Pero you know what? I wouldn't mind na mag-reapply kasi so far sa lahat ng nilabas ng EB, ito yung pinaka-favorite ko. Ang nipis niya. Tapos yung itsura niya sa labi, parang cloud-like. And hindi naman nag-dry yung labi ko. Hindi siya drying at all. Ang lambot pa ng labi ko. I like it so much. Wala na ako ibang masasabi kundi I like it. At pinaplano ko na kagad kung anong susuotin ko tomorrow. Kung wala akong re-reviewin tomorrow, for sure yan yung susuotin ko. Wala na akong ibang masabi guys, kundi yes. It's a yes. It's a yes for me. Tsaka ang ganda ng packaging niya. Ang ganda. Natuwa lang ako dun sa packaging. Ayun. Medyo naliliitan lang ako sa applicator, pero it's okay. Kasi ginagamit ko rin naman. Mas gusto ko actually yung daliri. Kasi mas mabilis mag-set kapag ka daliri. At tsaka mas mukhang natural siya. Ganun. So, ayun lang. Sana nakatulong itong ating swatches, wear test nitong EB Matte Lip Ink. I highly recommend. Nakita niyo man yung shades kanina. Huwag kayong mag-rely sa kulay niya on packaging. Okay? So, definitely iba yung magiging itsura niya sa labi. Dito kasi, parang pag tinignan mo, though yan talaga yung kulay niya, ha? Yan talaga yung kulay niya. Pero, since konti lang naman,
a little goes a long way. Kahit na everyday nyo gamitin to, for sure na ilang buwan to before maubos kasi sobrang tipid niya gamitin. And for its price, sobrang worth it na yun. Sobrang sulit. So, ayun lang. Thank you so much for watching. Kung meron kayong request na gawa natin ng review, feel free to comment down below. Kung hindi ka pa nakaka-subscribe, make sure to subscribe. And I will see you again on my next one. Bye guys! Thanks for watching!